Ano ang sabi mo, ano, Jeremy? Kinakabahan po. Ano yung bagay na iniisip mong sorpresa para sa'yo? Huwag mo munang tanggalin, ha? Kasi yung sa akin po is parang gusto ko po magkaroon ng... Hello mga kalinga pa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video nito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago kong uploads. So ngayon mga kalingap, meron pong pinaabot si Sir Enrique Perez from retired US Navy po. Maraming salamat po sa pinaabot niyo pong biyaya para dito kay Jeremy. At ito po iaabot natin at iso-surprise po natin si Jeremy. Ano? At titingnan po natin kung ano po yung reaction niya dito sa makikita niya pong pinaabot ni Sir Enrique Perez. So tara mga kalingap, punta na po natin siya. Tara po. Ayan mga kalingap, at andito tayo kay Jeremy at atin pong kakamustahin. Sobrang init yan mga kalingap, grabe yun. So yun, kapal lang yung kanyang bahay. So, kumbaga dito lang siya pinatira po ano, dahil ano, kumbaga hindi naman sa kanyang malupa yan. At ayan si Jeremy sa loob. Ayan mga kalingap, Jeremy! Hello, kamusta? Kamusta po? Ayan, tara po tayo. Papaapun ako dito, ha? Nire-ready mo nata yung mga gamit pang school. Pasok na rin bukas. Eh, pasok na din bukas. Go excited na magpasok bukas. Ha? Opo. So, mababa rin yung bakasyon ninyo, no? Ano yung ginawa mo nung ano? Yung simula ng mahal na araw? Simula po ng mahal na araw. Nandito pa po ako nun. Anong mga ginawa mo? Nagtutulong po ako paggapas ng gapas palay. Gapas talaga. Mm-hmm. Pero yung paggapas ng palay, first time mo lang yung gawin? First time ko lang po. Hindi ka naman nanibago, hindi ka man nahilo, ganun? Nahilo po. Sa sobrang init po ng sikat ng araw. Mm-hmm. Parang nangitim po akong sobra. Mm-hmm. Pero okay lang yun sa'yo? Okay lang po. Nakatulong lang po. Ah, tulong mo lang yun? Opo, tulong ko lang po. Mm-hmm. Galing ah. Kakabilit ka talaga. So, kamusta ka naman dito? Titiis po sa sobrang init. Sa init. Wala ka dito ng electric fan? Meron naman po. Kaso, ano pa, naglulok ko din po. Ano yan? Bigay lang sa iyo? Oh, pineram? Binigay lang din po. Tulong sa iyo ng ibang tao? Oh. May mga kakilala ka na ba nang kapanood ng vlog ko sa iyo? Marami na po. O, anong sabi nila? Napanood daw po nila. Parang, sabi po nung ibang matanda is, naiyak daw po sila sa window. Naiyak. At yun naman talaga ay totoo. Opo. Na hindi mo kinakaya yung mga bagay na yun na nangyayari sa buhay mo. Bagkus iniisip mo lahat yun, pero ginagawa mo yun inspirasyon dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Diba? Opo. Madami kang pinaiyak. Alos lahat ng mga komento dun, puro... positive. Lahat believe sa iyo, lahat naiyak sa iyo dahil sa katatagan ng puso at isipan mo na kahit may ginawa sa iyo ang magulang mo, hindi mo pa rin inano sa puso mo na parang magrebelde ganun. Mas pinili mo pang malin pa rin ang magulang mo at suklian yung mga bagay na binigay niya nila sa inyo, yung binuhay ka. Diba? Sa ngayon, ano yung mga bagay na pumapasok sa isipan mo na ganito, na yung mga nangyayari sa buhay mo? Mag-aral na lang po mabuti para magsumikap din po para madali pong maabot yung mga pangarap sa buhay. Magsumikap? Oo, alos lahat ng mga comment, ganun din ang sinabi, diba? Nakakatuwa, talagang pinupursige ka nila. At yung mong inspirasyon daw ang kahirapan. Ha? Alam mo, Jeremy, yung mga bagay na nangyayari sa iyo, palang araw kapag naging successful ka, ay talaga, sila mismo ang lalapit sa iyo. Masaya ka ba sa nangyayari sa buhay mo ngayon? O meron pa din kalungkutan na pumapasok sa puso at isipan mo? Yung
Masaya po na malungkot. Masaya na malungkot? Opo. Doon tayo muna sa malungkot. Ano yung malungkot na nangyayari sa buhay mo? Yung palaging, yung pumapasok po sa sarili mo na parang mag-isa ka lang po, kung wala ka pong karamay na ibang kamag-anak o magulang. Kundi mga ibang tao lang po yung mga lumalapit lang po para tumulong. Kumbaga, ang gusto mong sabihin na mahirap mapag-isa. Opo. Nandun ba pumapasok yung mga kalungkutan na ano, nangyayari sa buhay mo? Ano ba yung inaasahan mo ba dun? Bakit masabi mo mapag-isa ka? Gusto mo na may makaramay ka? Gusto mo ba yung may pag-isabihan ka? Gusto mo ba yung may makakasama ka? Opo. Bakit? Kung kasama ko lang po yung mga magulang ko siguro po ngayon. Parang lahat po itong mga mabibigat na dinadala ko is parang normal lang po. Kasi kasama ko lang po sila. Kaya ko pong mapaglabanan dahil alam ko kung nasa tabi ko sila. Kung nasa tabi ko po sila. Eh kung ibang tao lang po. Nakakatulong din po ibang tao sa pamamagitan po ng pag-advise na magpursige lang daw po para maabot ang mga pangarap sa buhay. Huwag susuko po. Yun pa rin talaga, no? Opo. O ano naman yung masayang nangyayari sa buhay mo? Yung na-experience ko pong kahit na binibigay po ng pagmamahal ng ibang tao, yung pagkupkup po, pag-aruga. Yung pagturing po nilang hindi ka po iba sa kanila. Yung kahit na hindi ka po nila kaano-ano, hindi ka nila kadugo, kukunin ka po nila. Parang kukupkupin ka po nila sa abot ng kanilang makakaya. Ganun ka kasaya. Opo. Masaya ka ba sa bagay na yung parang feeling mo na parang mas okay pa ang ibang tao na mahalin ako kaysa sa sarili kong magulang? Mas maganda po kasi yung ano, sa magulang po talaga nanggaling yung pagmamahal. Tunay na pagmamahal po eh. Pero hindi mo naramdaman. Opo. Kaya mas pinili mo na lang umalis. Mapag-isa po. Mapag-isa. Humanap na lang po ng kalinga ng iba. Pero kung may pagkakataong kang ba nasabi mo na kahit may sugat silang iniwan sa puso mo, gusto mo pa rin ba silang yakapin at sabihing mahal na mahal mo magulang mo? Opo, kahit ano po. Kahit araw-araw ko po yung gawin na sabihin po na mahal ko sila. Kahit araw-araw mo sabihin. Alam mo, paaminin ko sa'yo, Jeremy, na kahit ako nag-i-edit ng video ko sa iyo, unti-unti akong naluluha. Kasi nararamdaman ko yung gusto mong sabihin. Ang daming nababalib sa'yo at isa ako dun. Ganun ba kamahal ang magulang mo? Kung gano'n po karaming between sa lang. Kung gano'ng karami bitin sa kanya, pero ganun kadami ang pagmamahal mo para sa kanila. Opo. Pero wala ka bang tinatanim na galit sa magulang mo? Hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng galit sa mga magulang ko. Dapat nga po is magpasalamat pa po ako kasi nga kung di po dahil sa kanila, wala po ako dito sa mundong ito. Hindi po ako mabubuhay ng dahil po sa kanila kaya. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil binuo po nila ako, binuhay po nila ako. Doon ka nagpapasalamat? Opo. Dahil na-experience ko din po yung ibang mga bagay, yung masaya o mga kalungkutan po na kasama ang ibang tao. Kaya, hindi ka nagtatanim ng galit? Hindi po. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na makausap si mama, o si papa mo. Kunyari ako si papa mo at ako si mama mo. Anong magandang salita o yung gusto mong mensahe para sa magulang mo? Kunyari ako yung magulang mo. Ano yung sasabihin mo? Kung ikaw po yung tatay ko, sabihin, pa, kung may nagawa po akong kasalanan, patawad po, humingi po ako ng tawad. At sa
kakalimutan ko po lahat na ano, parang wala pong nangyari. Para lang po sa katahimikan po na umiral po yung pagmamahal po. Yun ang gusto mo sabihin kay Papa mo? Opo. At yung kay Mama mo naman, anong sasabihin mo? Parang yayakapin ko po agad si Mama. Sabihin ko po, makahit ano po, kahit sandaling mayakap ko lang po si Mama, magpapasalamat po ako na kahit di po kami nagkasama ng matagal, sa iba na po ako lumaki, mahal na mahal ko pa rin po si Mama kahit na hindi niya naibigay yung tunay niya pagmamahal para sa sino bang unang ano, iniwan? Iniwan kayo ng Mama niyo o iniwan kayo ni Papa niyo? Ano po? Yung tatay ko po ang nang iwan sa amin. Tapos doon na kayo pinaampun? Opo. Nung naghiwalay po sila is parang naghiwa-hiwalay na rin po kami magkapatid. Yung original pong kapatid ko is pinaampun po nung tatay ko sa tiyahin niya po. 17 years old na po siya ngayon. Ano pala masasabi mo sa kapatid mo? Yung mapapanood niya ito. Napanood niya na ba? Ay, hindi pa po. O, anong masasabi mo? Anong pangalan pa ng kapatid mo? Angel May Valenzuela po. Kasi binago po yung pangalan niya eh. Simula baby po siya. Kaya di niya po kami kilala. Anong masasabi mo kay kapatid mo? Angel May, kung mapanood mo to, sana balang araw magkita tayo na sana maniwala kang ako yung kuya mo. At sana huwag kang magtanim ng galit sa mga magulang natin dahil inisip lang nila yung makakabuti para sa atin. Tingnan mo ngayon, maganda yung kalagayan mo. Maganda yung ugali nung nagtrato sa'yo bilang magulang mo, hindi ka nila itinuring na iba. At hindi nila sinabi sa'yo na ampun ka lang. Pinakita nilang mahal ka nila. Kaya huwag mo silang iiwan, tulungan mo rin sila. Ibalik mo yung tulong na ibinigay nila sa'yo. Yun lang po. Siguro. Na ano ko, parang nararamdaman ng naiisip ko ha. Kung sakaling andyan ng Mama mo, Papa mo, at kapatid mo, siguro, yayakapin mo mahigpit. Yung sobrang pagkasabik. Sabik na sabik ka na bang makasama ang pamilya mo? Sana po. Sana? Opo. Malayo po yung kapatid kong babae. Malayo? Opo. Nasaan na ba siya ngayon? Nung huling balita ko po is nasa ano po sa Cavite. Kaso kung hindi ko pa po siya pini-M, ni-reply, hindi niya po malalaman na ako yung kuya niya. Paano malalaman yung ganun yung pinalitan yung pangalan niya? Iba po kasi yung pangalan niya eh. Iba rin po kung kailan siya ipinanganak at yung birthday niya. Binago din. Opo. So, ayan. Mayroon akong sorpresa para sa iyo. Ano? Opo. Para kahit papano mawala yung kalungkutan mo. Okay? Handa ka na ba? Ha? Opo. Oh, sige. Kailangan natin magpiring, ano? Okay? Pwede ka na? Pipiringan kita. Okay, sige. Ano sabi mo ano? Jeremy? Kinakabahan po. Walang kabahan. O, okay lang, Kevin, na makasama ka. Kevin, ang pangalaman, di ba? Opo. O, tara. O, dandahan na. O, si anong mag-aalalay. O, dandahan na. Kevin, baka mabulis ito. O. Dandahan. Yan. Alright. So, ayan. Ano yung bagay na iniisip mong sorpresa para sa'yo? Huwag mo muna tanggalin, ha? Yung sa akin po is parang gusto ko po magkaroon ng kahit ano po, maliit na lupa lang po, tapos sariling bahay kahit maliit lang po. Ang sarili lang po. Yun ang inaasahan mo talaga po. Sa ngayon. Opo. Pero itong sorpresang ito, kailangan mo ito eh. Ano? Opo. Kinakabahan ka pa rin ba? Hindi pa lang sasabihin ko eh. Hindi mo pa lang sinasabihin mo? Opo. Huwag kang kabahan na. Si Kevin niya, di kinakabahan na, no? Mahiya din po. Huwag kang mahiya. Yan ang kaklase ni, ano po, na kumukpup dito, ano? Ano masasabi mo, Kevin, dito kay, ano, Jeremy? Proud po. Pagkasama. Proud kasama.
talagang ikaw din saksi ka din sa kausayan sa pag-aaral. Oo. Yan. So, ayan dalawa, payo ko sa inyo, mag-aral kayo mabuti, ano. Magtulungan kayo. Yan maganda sa magkaibigan, ang naghihilan pataas, huwag maghilan pababa, ano. Tama. Okay. So, ayan, lapit-lapit natin. So, Sumaya po. Sige, dyan lang. Oh, lapit-lapit mo na siya, ano, Kevin. Okay. Dito na, huwag kang maya. Okay. Oh. Sige, natanggalin mo na yun, ano mo. Yan. Oh, hindi yung motor ko, ha? Ito. So, ito yung pinapabot ni Sir Enrique Perez para sa'yo. Oh, tanggalin mo na muna yung jacket ko, ano. Yan. Yun. Alright. Oh. Sige. Tanggalin mo na sa paka, ano. Yan ay para sa iyo, ano? Grabe. Ano kaya naman yan? Nahiya po ako. Nahiya ka? Opo. Ba't ka nahiya? Diba sabi ko sa iyo, huwag kang mahiya. Ano ka yan? Sige, buhati mo. Sige. Yan. Yan, buhati mo. Dali mo na sa inyo. So, ayan. Sige, igilid mo na natin yung ano mo. Ambag mo. Ayan. Okay. O, dito mo sa baba ito, ano. Sige, itong kaon. Para maisa-isa mo. Yan, sige, baba natin. Parang naghahalo ko yung saya. Tapos ako dito. O yan, ilabas mo muna ito. Ano sabi mo? Naghahalo ko yung saya at pagkalungkot. Hindi ko palang kung iiyak ko ako. O sobrang saya po. Yan, nagbili ako ng mga kailangan mo ito eh, di ba? Paglalaba mo. Maglalaba po. Okay. Yan din po ang pangunahing iniisip ko eh, pag wala po akong pagbili ng panlaba. Sige, ilabas mo yung nasa kaon. Dinamihan ko na para hindi ka nag-iisip na ano mo. Yes, dito mo ilagay. Dito. Yan. Ang dami po. Puno. Diba? Ba't naiyak ka, Jeremy? Hindi po ako makapaniwala. Hindi ka makapaniwala? Hindi ko po inaasahan. Parang nanginginig po ako. Nanginginig? Inom ko tubig, baka, ano, huwag kang nervisin, ha? Huwag kang kabahan. Ano po kasi ako eh, yung sobrang mabilis po akong kabahan. Mabilis kang kabahan? Huwag kang nervisin. Relax lang. Okay, ayos na. Pag ano, ninenervusing ang malalim, buga. Yan. O, sige. Yan, labas mo na. Huwag kang nervisin at para sa'yo lahat yan. Yan, dami. Pudo talaga, Kevin. Ay, Jeremy. Opo. Salamat po. Sige, labas. Ito, binilan kita ng Colgate, ha? Yan. Yan din po. Palagi, di po ako nag-ano eh. Yung... Hindi po ako nagpapalipas ng pagsipilyo. Tama yan, kasi kailangan talaga maglinis. O ito ha, dalawang malaking Milo at saka gatas. Yan. Yun. Dami na po yan. Dami? Kung sa tindahan lang po, inuutang ko lang po yan. Inuutang mo? So, anong pwede pambabayad mo? Parang kabutang ka? Eh, parang pag kumita rin po sa mga sideline. Doon ko lang nabayad. Opo, alam din po nila yung mga sa sitwasyon ko po. Okay. Buwan dami po. Hindi ka ba makapaniwala? Opo. Grabe, dami ano. So yan, nagbili din ako ng mga dilata at sinabi mo na kailangan mo din ng dilata, di ba? Opo. Sige. Binabaon, ito rin po minsan na binabaon po sa school eh. Kaya nabaon ka din ng dilata? San sardinas po. Galing naman. So, ayan. Dun sa hinihingi mo na lupa at bahay, hayaan mo kung magkaroon ng swerte, ano? Opo. Na meron mapo ko na damdamin na tumulong para sa pangarap ko na magkaroon ng ganun. Ibabalita ko para sa iyo, ano? Magkaroon mo po, parang gusto ko pong kunin yung isa kong lalaking kapatid. Panagkaroon? Hindi na rin po kasi nag-aaral, naawa po ako. Naawa ka? Baka maranasan niya po yung mga naranasan ko dati. Saka hindi po siya marunong magbasa. Kung magsuot, mag-ano ko. Ba't tigil-tigil niyo po siya eh. Parang nakita ko po sa kanya yung sarili ko. Naawa ka sa kapatid niya. Gusto mo din siyang tulungan. Opo.
So hindi lang yan ang matatanggap mo, Jeremy. May matatanggap ka pa din na allowance, ano? Ito, Jeremy. Ito, napakalaking halaga. Lahat ng natanggap mong pera, itago mo, ano? Ano? Ito, Jeremy. Bilangin mo ito kung magkano ito. Bilangin mo yung natanggap mong pera. $7,000 po. Yan. Hindi po talaga makapaniwala eh. Hindi ka makapaniwala na may ganito mangyayari. Kung dati po is parang naghahanap lang po ako ng mga papambinta lang po ng nyug para magkapira lang po. Kung minsan po is nangangalakal po ako. Pero ngayon, blessing na yung dumarating sa'yo. Hindi lang po talaga ako makapaniwala. Yung may mangyayari pong ganito sa buhay ko. Kala po dati is sa panood ko na lang po makikita yung ganito. Opo. Kahit hindi ko po naramdaman yung pagmamahal ng mga magulang ko, naramdaman ko lang po yung pagmamahal ni Kuya Vincent. Pati na rin po kay Sir Enrique Perez din po na retired po ng US Navy. Pati po sa mga viewers, sa mga sponsor po, nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ibinigay niyo pong tulong, pera po at sa mga grocery na pang araw-araw po. Maraming salamat po. Na feel ko yung ano mo na gusto mo na maramdaman mo lang sana sa magulang mo kahit papano. Ibang tao pa yung nagbibigay ng pagmamahal. Ito po man. Mukhang nervousin ha. Ito. Nanginginig po. Sige. Masasabi ko sa'yo pag pinakabahan, hingang malalim, inelection lang ha. Mukhang kabahan kasi lahat yan para sa'yo. Yan lang ay inano sa akin na iabot ko para sa'yo. Ano? Napakalaging halaga yan. Ano? Ikaw na mag-budget. Ano? Opo. Gamitin mo sa tama. Jeremy. Opo. Ito lang ang may papayo ko sa iyo ha. Huwag na huwag kang magbibisyo. Hindi po kahit isa pong beses. Yan. Hindi ko po iniisip kasi alam ko po yung epekto ng sa kalusugan. Yan. Nakakasira po ng buhay. Huwag kang sisigali, iinom, opo, whatever na alam mong ikakaano ng katawan mo. Opo. Ang isa ngayon, ang pinaka main priority mo sa buhay mo, magtapos ka ng pag-aaral para makuha mo yung pangarap mo sa buhay at matulungan mo pamilya mo. Opo. No? Opo. Huwag mong isipin yung ganitong mga nangyayari, ha? Maghanap pa ng kaibigan. Katulad ni Kevin, napakaayos na kaibigan mo yung makikita ko. Siguro nagpapasalamat din po kay Kevin, pamilya po nila. Hindi po dahil sa kanila eh. Parang wala lang po ibang mapupunta. Parang iniisip ko po dati na sakali na lang po tumira, malibos na lang po. Naisip mo yung ganun? Opo. Kasi ginawa ko din po yung dati. Ay talagang naging ganun ka? Naging palaboy ka? Opo. Parang may dala pa ulsa ako eh. Pinalagyan po ng mga lata. Naging ganun ka? Opo. Grabe. So, ayan. Ito ha, Jeremy. Lahat man nangyari sa buhay mo, gawin mong inspiration, motivation yun ha. Opo. Para makuha ang pangarap mo sa buhay, ha? Opo. Huwag kang panghinaan ng loob, okay ba? Okay lang po. Laging isipin mo, andyan ng Panginoon kasama natin sa habang buhay. Opo. No? Huwag mabigit na, dasal lang, ano? Opo. Huwag lang mawawalan tiwala sa sarili, ano? Okay? Opo. So, ayan, at ako'y aalis na. At mag-ingat palagi, ano? Ingatan lagi din ang sarili para hindi magkasakit, ano? So, ayan, masaya ka ba sa nangyari ngayong araw? Sobrang saya po, hindi ko po masabi yung sobrang gusto pong ilabas na pasasalamat. Nagpapasalamat po ito sa lahat po.
Magpasalamat sa lahat lang. So, ayan ano. Ang hiling man din ng karamihan ay magpursige ka sa hamon ng buhay, ano? Okay. At huwag makalimot kay Lord, ano? Okay. Pinapasabi sa iyo ng Sir Enrique Perez na isang retired US Navy, magsumikap ka, ano? Para maabot mo daw ang pangarap mo. Okay. At lagi kang magdasal, ano? Okay, oh, God bless sa iyo, Aper. Mag-ingat palagi, ano? Okay. Mag-aral mabuti. Itago mo yung pera mo, ha? Para may gagamitin ka pag mapasok ka, ano? Okay, sige na. Ingat palagi, salamat ah. Salamat po. Okay. Ingat po, Evans. Sige.